Welcome to our channel. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Mabuti sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sila at sina Simon Pedro, Tomas na tinangkring kapat, Nathanael na taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at ang dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangiisda ako. Sasama kami, bigyan nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit parang nakuli ng gabi yun. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa bangka, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong uli? Wala po, tugon nila. Inuhulog ninyo ang lamban sa gawin ka lang ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inuhulog na nila ang lamban at hindi nila ito nakila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro, ng alagad na minamahal ni Jesus, ang panang iyon, nang narinito ni Simon Pedro, siya'y nagsukot ng damit sapagkat upat siya at tumalog sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang sakay ng munting pangkat. Hila-hila ang lapat at puno ng isda, hindi gaano nalayuan sa pampang na siyang namot metro naman. Pag-ako nila sa pampang, may nakakita sila roon ng mga baga at may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito na ilang isda na huli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambang na puno ng malalaking isda, sandaan at 53 lahat. Hindi mamunit ang lambang kahit ganun karami ang isda. Halikayo at mag-arusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang mangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila ang ngayon din ang isda. Ito ang katulong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako mas higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyo, iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mabatang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyo, iniibig ko kayo, ani ni Jesus. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulito tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat may katlo niyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibigay sa iyong sarili at lumalakad ka ng saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, inuunat mo iyong mga kamay at iba ang mabibihi sa iyo. Dadaling ka nila ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayon, mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo na po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung isang linggo ang ating pong ebanghelyo ay tungkol doon sa dalawang disipulo ng ating Panginoon na naglalakad sa Emmaus, papunta ng Emmaus. At sinasabi nga dito na biglang nag-appear ang ating Panginoon at sumama sa kanilang paglalakad. At ang pinag-uusapan nila ay ang Panginoon. Hindi nila na-recognize na ang kasama nila at ang sumama sa kanila ay ang ating Panginoon. Kailan lang po nila na-recognize na ito ay ating Panginoon? Niyaya na ng dalawang alagad ang ating Panginoon na makikain sa kanilang bahay at nung hati-hatiin ang ating Panginoon ang tinapay, doon nila na-recognize na si Jesus pala ang kasama nila. Pero biglang nawala ang ating Panginoon. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, gayon din po ang mapapansin natin. Nagtungo si Jesus kung saan nangingisda ang mga alagad. Nagsalita pa siya, nagtanong pa siya, pero wala po sa kanila ang nakarecognize na ito pala ay ang Panginoon. Maliban sa isa, kanino mo? Kay Juan. At sabi ni Juan, ang Panginoon yun, it is the Lord. So nagulat sila, ang Panginoon pala yun. Pero sino ang nakarecognize? Si Juan. Kaya masasabi natin na napakaganda ng buhay ni Juan. Bakit? Kasi madali niyang nakita ang Panginoon. Napakabilis niyang makita ang Panginoon. At ganun din naman tayo. Bakit ba tayo nagdadala ng grocery sa ating mga wallet? Bakit ba tayo nagdadala ng mga dasalan sa ating mga bag? Kasi gusto natin na malapit tayo sa Panginoon. Ngayon, paano natin, ano ang kinakailangan natin gawin para talagang lagi nating madama na malapit tayo sa Panginoon? At hindi lamang tayong malapit sa Panginoon, ang Diyos ay malapit sa atin. Gaya ng alagad na mahal ang ating Panginoon na si Juan, tayo din kasi naman talaga ay mahal ng Diyos. Wala po isa sa atin ang hindi mahal ng Diyos. Dinadalaw tayo ng Diyos araw-araw sa ating buhay. Subalit, ano ang humahadlang? At hindi minsan nakikita ng tao ang pagkilos ng Diyos o ang presensya ng Diyos sa ating buhay. At kaya nga tayo nagdadasal ay gusto natin araw-araw maging bahagi natin na makipag-usap sa Diyos dahil alam natin umaharap tayo sa isang labanan sa buhay. Hindi ganun kadali ang buhay. Pero ang isang tao na pipiliti niyang mabuhay na wala ang Diyos o sasarinin niya lamang ang kanyang buhay, napakahirap niya. Lalong-lalo na hindi natin hawak ang ating buhay. Dahil dumadating ang mga problema, dumadating ang mga misfortune sa buhay, at even the manifestation ng evil, yung crime, yung violence, laging nandyan yan. Kaya gusto natin na madama natin talaga lagi ang presensya ng ating Panginoon. Pero paano nga natin madadama ang presensya ng Panginoon? Nais ko pong bigyang pansin dito ngayon si Pedro. Si Pedro, hindi ko siya ang unang nakapansin na si Jesus pala ay kasama niya, sabi ko na si Juan. Pero may ginawang effort po si Pedro. Anong ginawa ni Pedro? Ang ginawa niya, nung sinabi ni Juan na ang Panginoon ang kasama nila, nagbihis siya, tumalon sa tubig, at pinuntahan kung nasaan ang Panginoon. Ito po yung kailangan nating gawin para mas madama natin ang presensya ng ating Panginoon. Paano? Ano
Kumapit tayo kay Jesus. Kapag tayo ay very familiar, tingnan mo natin si Juan. Bakit napakadaling ni Juan na makilala ang ating Panginoon? Ano ba ang tawag kay Juan? Ang tawag kay Juan is the apostle that Jesus loved. Bakit mahal siya ng Panginoon? Kasi si Juan, gusto niya lagi nasa tabi ng ating Panginoon. Lagi siyang lumalapit sa Panginoon. Kaya ganun na lamang kadali niya na ma-recognize kapag nandiyan ang Panginoon. Kapag tayo ay merong kasama sa bahay na araw-araw na natin kasama, we become familiar with the person. Kumisa nga, pag dumarating ang kahit hindi natin nakikita, alam natin na siya lang. Because of familiarization, dahil lagi natin kasama. At ito yung effort na kinakailangan po natin gawin para ma-recognize natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Lagi tayong lumapit sa Diyos. Kasi po, inilapit na ni Jesus ang kanyang salita sa atin. Inilapit na ni Jesus ang Eucharistia para sa atin. Pero, nagsisimba ba ang tao? Nagbabasa ba ang Biblia? Si Jesus laging naririhan sa tabernakulo at naghihintay sa atin. Pero gumagawa ba tayo ng paraan upang tayo ay makadalaw at makapagdasal sa Kanya? God is close to us, pero hinahanap ba natin siya? May panahon ba tayo lagi sa Kanya? Kaya nasa sa atin po yun kung lalapit tayo sa Diyos. Sabi nga sa ating unang pagbasa mula ko sa aklat ng mga apostol, sabi ni San Pedro, We obey God rather than men. Saliksikin natin ang ating puso. Sino ba talaga sinusunod natin? Sa mga prinsipyo natin, sinusunod ba natin ang Diyos? O sinusunod natin ang makamundo? Kapag ang makamundo ang sinusunod natin, natural, hindi natin makikita ang Diyos. We really need to open our world to God. We really need to open our world to God. Because God is close to us. Kung minsan, tayo ang malayo sa Diyos. Kaya ang kailangan natin, pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, para makita natin sa mga prinsipyo natin, sinusunod ba natin ang Diyos o sinusunod natin ang makamundo. Kapag ang makamundo ang sinusunod natin, natural, hindi natin makikita ang Diyos. We really need to open our world to God. We really need to open our world to God. Because God is close to us. Minsan, tayo ang malayo sa Diyos. Kaya ang kailangan natin, pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, para makita natin ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay, ang pagkilos ng Diyos, at ang Kanyang presensya. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaruluan ng mga yuma. Na may katlong araw na buhay na manguling, umakyat sa langit, naluglog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin ito at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng manguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ang kawan ni Kristo at siya ang ating dakilang pastol. Sa kanyang pag-ibig sa atin, inihabili niya tayo sa pangangalaga ng mga apostol.
Ama namin mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambahayan na minarapat mo makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pilgrimage sa June 3, 4, 5, 6. Tatlong lugar ho ang pupuntahan dito. Unang-una sa Our Lady of Nazareth. Ito po yung isa sa mga apparition site ng ating mahal na ina. Ito po ay nasa tuktok ng bundok. Pangalawa naman ho sa Ars, kung saan ay makikita po natin dito yung isang pari na 15th century pa, ang kanyang katawan ho ay hindi pa rin ho naaagnas. At pangatlo, ang pupuntahan po dito ay yung Sacred Heart of Jesus. Yung image ng Sacred Heart, alam natin, very famous ito sa lahat sa buong mundo. At ito po ang una niyang apparition. Hindi actually apparition ang tawag po doon. Yung una niyang pagpapakita ay dito rin po yan sa France. So ito po, tatlong ito ang pupuntahan sa June 3, 4, 5, and 6. Kung kayo po ay interested, makipag-ugnayan po tayo sa ating parokya, sa ating opisina. Salamat po. Magsitay po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayin kayo, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Alleluia. Salamat sa Diyos. Tubang muga. Tul.